Good afternoon, mga ka-Jubals Car Vlogs. Welcome back. So, it's a very good afternoon. So, maganda po yung weather. So, for today's video, meron akong nakitang Mitsubishi na Black Series, no? Doon sa showroom. No? So, pupuntahan natin ngayon and sa i-review natin kasi matagal ko nang gustong i-review yung unit na yon. Kaso nga lang, always out of stock yung nila, yung showroom nila. So maganda na dumaan ako doon. Meron akong nakitang black, no? Black Series na Montero. So let's go. All right. So ito na ngayon ang ating 2023 Montero Sport Black Series 2.4 4x2 automatic transmission. So yung kulay, of course, Black Series, no, yung kulay din niya is black. Okay, so ito po yung pag-uusapan natin today. So ang price po pala nito is 2,114,000 pesos. So with a 20% down payment of 275,000 and then for 5 years 43,419. Okay. So ito po ang sensor, front sensor, camera. May mga sensors dito sa front, no? So naka-attach dito sa front grill at saka sa lights, no. Of course dito naka piano finish and black, no. Tapos may DRL, daytime running light. Tapos ang maganda dito guys is yung emblem na Mitsubishi, parang nakabaon, naka-glass finish siya. Okay, so hindi katulad yung mga ibang variant na nasa labas yung emblem. So of course yung mags is 18-inch. Okay, naka-black yung finish. Pero same design din doon sa other models. Of course naka-chrome yung side mirror, may repeater, turn signal light. Tapos naka 360 na yung camera. Okay, may camera dito sa side mirror. Alright, tapos handle, naka chrome. Okay, tapos keyless entry. Alright, keyless entry. Okay, ayan, tapos step board. Okay, as usual, may step board. Tapos sa likod, naka disc brake pala ito. Okay, so yun din mga ganda sa Mitsubishi, no? Kahit manual variant, naka disc brake. Okay, so yung roof rail, naka-black. Alright. Okay. So, nagustuhan ko din dito sa Black Series is sporty talaga yung niya, yung fascia, especially doon sa Of course, meron ng spoiler, no? Tapos naka-shark fin yung antenna. Alright. Okay. So, yan. Wala namang medyo, walang difference, no? Doon sa other variant, no? Except siguro sa manual at saka yung basic na automatic. So, okay. Same sa light. LED pa din yan. Okay. Tapos, yung emblem ng Montero Sport, may VEC. Tapos, may sensors. Apat na sensors dito sa likod. Okay. Connected doon sa head unit. Alright. Naka-chrome yung grills dito. Tapos, of course, meron itong, okay, naka-automatic power tailgate na siya. Okay, naka-power tailgate. Alright. Ayan. Okay. So, naka-leather seat. Tapos, may cup holder sa likod. Sa kabila. Tapos, may handle, no, sa passenger sa likod. Okay, so, ayun. So, nagustuhan ko din dito sa Montero, guys, is napaka-lapad talaga yung compartment. Ayan. So, ito yung buttons for the power tailgate. Close natin. Ayan. Alright. Kaya siguro medyo may kataasan din ng presyo kasi yung technology na ginamit. Okay. In-embed na din yung nasa high-end. Okay. So, ang nagustuhan ko din dito sa Montero is yung suspension niya. So, sobrang nasayahan talaga ako, no? Yung sa akin is yung manual transmission lang but
Napakaganda talaga ng ride ni Montero. Okay, yan. So, step board. Ayan. So, dito tayo. Ikot tayo dito sa harap. Ayan. Tapos, yung camera sa side mirror. Okay. So, by the way, guys, this is actually located pala dito sa Tacloban City na branch. Okay. Alright. So, dito tayo sa interior. So, sa interior naman, ayan, naka-leather. So, yung sidings, naka-leather. Ayan, leather yan. Tapos dito, and then, all power, of course, yung mirror, windows. Tapos, may lock, unlock. Naka-push button na din. Okay, yan. So, yung adjustment ng side mirror. Tapos, yung parking sensor, traction control, okay, hill assist, and then of course naka leather seat. So maganda yung quality ng leather, parang napaka comfy, no? Sakyan yung tapos naka, of course naka automatic na yung seater adjustment sa passenger at saka sa driver. Ayan, so ito naman yung manubela, yung console na meron tayong paddle shifter. Okay, kasi this is an automatic transmission. So, of course, control ng manubela. Same din doon sa ibang model, may controls. May cruise control dito. Okay. Yan. So, yun yung maganda sa Montero kasi talagang maganda din yung technology na nilagay nila. So, yung screen, infotainment, tapos yung aircon control, yung socket, and then USB ports. Okay? Tapos, this is an automatic paddle shifter ng automatic transmission. Tapos, naka button na yung parking. So, wala nang handle. Okay? So, yan. Okay. So, naka-leather seat. Ayan. So, tapos of course, yung default na shade holder for SUVs and even some other pickups. Tapos, yung ilaw. And then, the center mirror. And then, yung infotainment, of course. Okay. And then, of course, handle na passenger at saka sa driver. Okay, yung mga speakers dito. Left and right. Okay. Alright. Ito yung fascia. So, parang naka-silver finish. Tapos, dito sa center console, naka-leather. Tapos, malaki yung compartment din dito. Okay. Ayan, medyo marami kang pwedeng maipasok dyan ng mga gamit. Okay, so at least may additional cup holders dito sa driver seat kasi yung manual transmission wala. Okay, sa likod naman, ayan. Okay, so punta naman tayo sa likod. So same pa din sa second row. Naka leather yung sidings, tapos all power, and then yan dito. So maganda yung quality ng leather na ginamit ni Black Series. Medyo comfortable ka. No? Okay, so yung headlight, overhead light, tapos yung control ng aircon. Alright, and then chrome, of course, yung dito, handle. May socket pala dito, 150 watts na socket. No? So, pwede kang makapag-charge using your, tapos USB port. Yung outlet, no? Pwede mong gamitin para makapag-charge sa laptop or whatever gadget you have. Ayan, yun yung perspective sa dashboard sa Black Series. I think the same lang naman din doon sa other variant na automatic. Of course, aircon vents left and right. Okay, which is common din to all variant. No? So, I think yung pinagkaiba lang dito, guys, is of course yung accessories. Meron din ditong center console. Okay, may cup holders. Ayan. If dalawa lang yung passenger mo sa second row rather.
Pero of course, this car, SUV, is designed for a 7-seater. So of course, expected na kung puno, hindi yan magagamit yung center console. Okay, may vent doon sa likod, left and right, sa aircon vents. Okay, yan. Okay, so medyo maluwag talaga yung Montero, no? Lalong-lalo na pag long drive, so medyo masasiyahan ka talaga as a driver, no? Ako isang driver din ako ng sasakyan na ito, but manual transmission, pero napakaganda talaga ng ride. Very comfortable, no? As experience ko so far for 1 year dito. So, ayan. So, overall perspective sa Black Series, ikutan natin ulit. Ayan, so, yung ano lang talaga dito sa black na color is, of course, you have to maintain lang talaga sa cleanliness dito. Yun din yung disadvantage pag dark colors, no? Lalong-lalo na kung may maliit lang na ulan, so, madali siyang makikita yung dumi. Okay, so, you have to maintain lang. And if you have the chance na you still have the budget, no, to have this coating or ipapasiramic coat mo para protected din yung ano, yung paint ng sasakyan. Alright, so special thanks po pala kay Sir Tony Boy Aldaba for giving me this opportunity to review this Black Series unit. So you can actually contact him using this number 0917-565-8531, 0951-369-9222. This branch pala ng Mitsubishi is dito po ito sa Tacloban City branch. So I hope that you enjoy. Thank you for watching. Bye and God bless.